Okay, hello mga rockstar, nandito tayo at magluluto po tayo ngayong araw na to. Ang ating lulutuin ay tinga ng baboy na may patola at of course miswa. Okay, miswa ang mga sabak po natin ay ang sumusunod, of course sibuyas, bawang, at ginger, luya. Kung mapapansin niyo po ay pinipare ko na po yung mga ingredients natin dahil po sa medyo may katagalan ang pagpaprepare ng mga ingredients. So I just like to make this video hindi po, para hindi po mahaba ang ating video. So also, we're gonna do some fried chicken. Minarinate ko na po siya and then we put some breading and corn breading para po maganda. So habang nagigisa tayo, at the same time is magpiprito po tayo ng fried chicken. So yun po ang ating magiging hapunan sa gabi ito. Pakikita ko po, simple lang po. Pinalambutan ko na po itong tinga ng baboy. Okay. So yung pong sabaw niya narito, siya natin gagawin soup mamaya. Uy, patola, gagamitin tayo ng bouillon para may flavor ng konti. So, simple. It's a simple disc. So, para gagawin natin, mag-iinit na rin tayo ng tubig. Para mamaya po, pag may lagyan na natin yung tubig, ay mainit na po siya. Para makasave po tayo ng time. So, hintay po natin ang minute ang kawali, of course. Ito po. So, lalagyan natin. Natin ang ating oil dito sa fried chicken. At the same time, magluluto tayo ng tinga ng baboy na may patola at miswa. So simple lang po ito. Isang paborito kong luto ito. Hawig ito sa lapas bachoy. Ang problema, wala po tayong dugo. So parang bachoy style. Pero instead na lamang loob, hawigan po natin ang tinga. So okay, ito ang gagamitin po natin ay olive oil para medyo healthy ng konti. So yan po, umpisa na po tayo mag-isa. This will be just very quick cooking, hindi po natin pakakatagalan to para po makakain na lang tayo. So yan lang po kadali yan. Ang gamit po natin, medyo i-brown natin ng bawang. Mas masarap po kung bawang ay brown. So, yan po. Kaya wala po ang cameraman, hindi po mailap yun. We follow the onions and the ginger. Very simple. Napakabilis po nito. Sandali lang po. Meron na tayong kakainis na ito. So to make it more faster, nakakulong po ang tubig sa pan para pwede po ito natin sa kutsa or sauteing. So,
lalagyan na rin po natin ang buwil yan. Ito pong noa. Ito pong bibigyan ng flavor dyan. Wow. Ito po. Ito po. Put. Ting. Hintay na. Lalagyan natin hintay na. So, ganyan lang po madali yan. Kaya, nakikita natin oil. Ito lang po natin yung pabit-tubin muna. Kaya parang may likit. Para mabuo po natin yung flavor ng thick air sa kanong pong William. Okay. Lalapit po natin ng konti. At makita nyo. Yan na po. Siya. At nandito po kayo, maamoy na amoy nyo ang bango po. Let's see. So, tapon mo po natin siya ng mga around 3 minutes para makuha natin ng mga ang flavor po ng baboy, ng tenga. At sige po, napakabango na eh. Napakasarap. So, after that, meron po, tayong yung sabaw niya kang pinaglambutan po ng tenga. Isa po natin isasabaw. Tikman lang po natin, baka masyadong maalat. So, kundi lang po ilalagay natin. Yan. Okay, na po siya. Wow. Then, we're gonna put this. Kundi lang po ang lalagay natin dahil hindi po natin lalagay ang patola, hindi po natin sinamang ginisa sapagkat baka po madurog siya. So, kailangan natin mag-boil. Kailangan marami pong tubig dahil yung pong piso, hihigupin yan. At chicken natin. So, yun po ang combination. Fried chicken and the tenga ng baboy. Napakabilis. Tingnan nyo, sandali lang ito. Ang matagal po talaga ang pag-prepare ng mga ingredients. Pagtatalok ng sibuyas, pag-ayat ng ginger, pag-alis ng balat, and everything. Yun lang po ang medyo mag-take time. Yan po, medyo mainit na yung ating gagawing fried chicken. Mamaya po, inaampo natin ang apoy. Once na makuha natin yung tamang temperature niya, inaampo natin para hindi po masyadong
luto yung labas, then ilaw po ilaw. So the right temperature. So ito po, kumukulo na siya, bilis. Dahil nga po, may init na yung tubig na nilagay natin. So after that, susunod natin ang miso, once kumulo na po siya, ang patola, then presto, susunod yung miso, hindi lang natin makulo, sandali lang po siya. Yan po ang kagandahan kung pag pinalambot niya na po yung tenga ng baboy, hindi na kapayo maghihintay pang magpalambot. So maganda palambutin niyo na para hindi na kayo mag-spend ang time. Dire-diretso na po yung cooking niyo. Yung iba po, ginagawa, pinalala, isasangkot siya tapos papalambutin pa po yung baboy. So ito po, makukuha na po yung flavor. Dahil malambot na po ang baboy. Kung meron tayong tubig ng baboy, konti, lagyan lang ng konti, at batchoy na po ang labas niya. So this time, okay na po. Pwede tayong maglagay pa ng mga chicken. So kung kayo po ang natokang magluto, ay madali lang po. Hindi po kayo mahirapan. Kailangan po talagang sa buhay ngayon, lahat tayo, lahat po ay alam natin gawin. Kung gusto niyo pong marutong ang inyong fried chicken, crispy, eh huwag niyo po siyang tatakpan. Kasi oras na tinakpan niyo po yan, magmo-moist, hindi po siya pagiging crispy. So let it. See, habang nagpapay na po yung misis nyo, kayo po nagluluto. Hindi naman po mahirap magluto. So, nakatanyaman po ninyo. So, pwedeng sabay. Okay, yan po. Buksan natin. Mukulo na po ang ating wow. So, kanya na po kadali. Hindi po siya mahirap, hindi rin po siya madali. Ibig po sabihin ay it takes time. So, pero if you like cooking, talaga pong cooking is an art. So, maganda po yung cooking ay ginagawa niyo isang art. At parang libangan, huwag kayong masyadong may stress kung nagluluto po kayo. At least enjoy niyo po. So ngayon, pwede na po natin lagay ang patola. Ito po yung native na patola. Native po siya. Yung talagang yung balat niya sa labas at matigas. So, apat po yan. Pero yun lang po kinalabasan. Ngayon, konting miso lang po lalagay natin. Dahil pag namarami po yung miso, ay tendency po niyan ay i-absorb ng miso yung soap. Kaya mamaya, wala na. Minsan, pagkakulang po yung tubig, parang pasit siya. So, make sure you have enough soup sa baw. Pagkulo po nito, mga lagyan natin ng 2 minutes, sandali-sandali. That's how you cook. Madali. Hindi po mahirap. Maski beginner po kayong cook, katulad sinasabi ko, ay madali po yan. Ang miso po ay medyo may kalambutan po yan. Madali po siyang maluto. So, be careful, huwag natin i-overcook. At yan. At nagbo-boil na siya. Okay. Iba natin another 2 minutes. Then, we're ready to put the miso. Then, that's it. So, pakuluan lang ng another minute, tagtakban, at let the miso cook itself. Ngayon, ito po ating fried chicken. Tama-tama po ang kanyang heat. Ganyan na po. Huwag masyadong malakas ang apoy para hindi po siya cook sa labas pero hindi po siya luto sa loob.
tulad sinabi ko, don't cover. Huwag yung tatakban. Dahil po pag tinakban nyo yan, hindi po siya magiging crispy. Lalo na kung meron po kayong nilagay na breading. So doon po ginamit natin isang crispy fry. Crispy fry. Of course, nilagyan din po natin siya ng breading. Para po maganda po siya. Okay, kinahin. Ang marinate po niya ay simple lang. Of course, well, pwede kayo mag-marinate ng kung ano gusto nyo. Lemon, oyster sauce, kung maganda, dahil medyo maalat lang po yun. Huwag kayo sosobra, maalat po ang oyster sauce. So, I use a light sauce. And then, of course, hiniwa-hiwa po muna para pumasok po yung flavor ng marinate. So, ngayon po, hindi na po siya. And then, you can put the risua. There you go. That's how simple it is, ladies and gentlemen. Yan, mabilig pa tayo. Sama po yan. Kaya rin mag-cooking, mag-verify po yan ang pinagamitin nyo. At, yan po. Sandali-sandali lang po yan. Kasi po ang rule, clean as you go. Ayun sa rin po. Pagkaya rin yung magluto, kailangan malinis po ang kusina. Okay? Para hindi po tayo lapitin ng mga insekto. Lagi po tayong may basahan. Maganda po basahan eh, yung bean po eh. Kasi absorbent po talaga siya eh. Madali niyang i-absorb ang water and everything else. So, ito nyo. Pwede na natin po palain ang so, yo, luto na po siya. So, para po siya ma-overcook. Support po siya sa area. Kasi po, pag na-overcook yan, ay hindi na po siya maganda. So, probably we can put the sweets natin. And increase the temperature. Yan po. Ang ganda po tingnan. Masama. Ang ating fried chicken. Talaga po rin. Very good looking. So, yun po. Ito na po ang ating finished product ng miswa. Napakasarap po. Ayan. Yan po siya. Ito naman po ang ating fried chicken. So, 2-in-1. In a matter of maybe 10 minutes, 15 minutes, and you're done. Pwede, pwede na po kumain ng pamilya, pero na po ang sinain. Maganda pong combination yan, soup and fried chicken. So, alam mo naman natin yung mga bata, mas gusto nila ang fried chicken. So, huwag po masyado maraming breading sapagkat pag marami pong breading ay ibig sabihin masyadong mamumusog agad kayo pero hindi niyo po natikman yung meat ng chicken. Thank you.
Gagamitin natin yung chicken. So, pwede na po natin tapusin ang ating video dito sa habang magluto ng chicken. In a matter of maybe another 3 minutes, 4 minutes, pwede turo po siya. Pwede po natin hanguin. So, thank you for watching. Mga kasama, this is short video for easy cooking. Madali ang pagluluto, lalo na kung pareho kayo nagtatrabaho at gutom na yung mga pamilya. So, thank you very much to all my subscribers, viewers, and followers. Thank you, thank you. Please subscribe to my channel para po mapalago natin ang ating mission. At na sinabi ko, whatever we earn from this YouTube, we go back to charity. Maraming salamat po. I'd like to say thank you from the bottom of my heart. Thank you.